mga agenda nila ay itumba si Sara. So kung kayo ay supporters ni Sara, ngayon alam nyo na bakit ganito ang mga eksena. Malayo pa eleksyon. First quarter of the year, sinabi ko na sa inyo na tinatrabaho na ni Lisa Smugs kung paano i-programa si Romualdez at ang kanyang anak for 2034. Nagkakaroon na ng tandem behind the scene, pinuporma nila ang Tulfo and Romualdez tandem. So wala namang problema dyan. Okay, wala namang problema mag-tandem sila. Si Lisa, patakbuhin nila. Wala tayong problema kalayaan ng lahat ng mag-tandem. Pero dito mo marirealize, mga palangga, na ang politika ay talagang dumi. Sobrang dumi. Of course, hanggat nandiyan yung smart magic. Pagkatapos pakinabangan ang isang politiko, dun sa hearing, sa budget hearing, mga kababayan, dun ko nakita na utak sabaw pala si Senator Tulfo. Kung hindi ka mapanuri, hindi mo pinapakinggan kung ano yung tinutumbok niya, malilin lang ka. Marami daw reports sa kanya ng mga estudyante at mga teachers. Totoo naman to na may mga teachers nangihingi, okay, ng contribution sa mga estudyante, which is voluntary. Pero dun sa kanyang bitawang salita, lumabas siyang utak sabaw. Sabi niya ni Tulfo, ngayong senador na ako. Ang yabang eh. Dahil ako ay binoto. Ako ay elected. Binoto ako ng milyon-milyong Pilipino. At ang dami kong mga followers na nagsasabi sa akin na ganito, ganyan, da-da-da-da, na kailangan marinig ang boses ng mga teachers, estudyante. Yung senador na ako, sabi niya, gusto daw niyang may magawa dito sa mga reklamong ito. So ito yung sagot ni Inday Sara. Madam Chair, Your Honor, number one, you asked a question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga BTAs. And then, pwede po natin i-implement yan. May penalties po yung teacher or the parent na mag-insist na merong voluntary contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, are guided by the majority. Kung ano po yung decisionan ng majority doon sa kanilang association, yun po yung nasusunod. Now, it is a voluntary contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute kung yun man ang na-desisyonan na project ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have private sector donors who partner with our public schools sa mga specific na projects nila in certain schools. Ganito po din yung ating mga PTA na pinag-iisipan po. Mga kababayan, tama si Inday at utak nga naman sabaw si Tulfo. Kasi mga kababayan, kayong senador na daw siya, anong magagawa niya? Di, gumawa ka ng bill. Isa batas mo na parusahan ang mga teacher na namumwersa at binabagsak ang mga estudyante para sa hingian ng mga contribution. Pag may nalaman ka na si Teacher Juan ng Cagayan de Oro na naningil, nanghingi siya ng mga contribution, hindi mo pwedeng sabihin na lumabag na siya sa batas o nag-extort siya ng pera. Tama si Inday na gumawa ka ng batas. Eh, buha ka ng ina. Kayo dyan sa Senado at Kongreso, di ba bawal magnakaw? May batas tayo sa mga corruption, graft and corruption. Pero bakit nagnanakaw pa rin kayo? Lahat ng mga nagnanakaw. Ngayon, Tulfo, puro ka kasi talaga grandstanding at pa-epal dyan eh. Senador ka na, tama, gumawa ka ng batas, mag-create ka ng bill, din sa batas mo na wala na lahat ng contribution sa TA o sa school ay bawal. Alright? Kasi nga may budget naman talaga ang DepEd. Hindi ko pinagtatanggol dito ang mga awatan sa Department of Education, sa Senate, lahat naman yan mayroong nagnanakaw. Lahat ng departamento may nangungupit yan. Maaring hindi nangungupit ang secretary, pero yung mga undersecretary o yung mga nasa baba ay nangungupit. Walang ligtas lahat dito. May korupsyon sa ating ahensya ng gobyerno at hindi exempted ang department ni Inday. Okay? Lahat ng departamento. Kaya nga, tama si Inday na gumawa ka ng batas na with that, may pangil yung batas. Pero dyan nga sa inyo eh, graft and corruption, may pangil na may batas pa pero nalulusutan yung panginayupak kayo. Diba? How much more etong sa baba? Dapat ang sagot ni Tulfo doon, that's a good idea, Miss Vice President. Diba? Sige, pag-aaralan ko yan, gagawa ko ng bill at magtulungan tayo. Pero the intention ni Tulfo is very Lisa Smugs. Sino yung mga ebidensya mo? Hindi, i-submit mo kung may ebidensya ka na may mga naniningil na ganyan-ganyan o nag-extort ng pera. Yun ang sabi sa'yo ni Senator Pia Cayetano, ibigay mo sa kanila, submit mo at puntahan.
ulitin ko nga eh, may batas nga eh sa graft and corruption. Pero bakit pa kayo patuloy na nagnanakaw dyan sa Congress, sa Senado at sa lahat ng ahensya ng gobyerno? Na dapat wala nang ganito, dapat nakakarating yung budget sa mga teachers, yung sa MOM. Nag-a-agree naman ako dun. Wala naman tayong pagproblema doon. Ngayon, nasa mga kamay mo nga, eh, hindi ka pwedeng bukang-bukang-kang-kang-kang lang yung bunganga mo dyan, tapos wala kang gagawin. Parang magpapasikat ka lang sa iyong audience o sa iyong followers. Kasi napansin ko, lagi niya palang sinasabi, sa Senado, pinagmamalaki na lagi yung followers niya na milyones. Sabi ni Tulpo, kung hindi niyo ako pagsasalitain dito, kasi hindi sinabi ni Sarah na mabuwag kang magsalita. Ang minimin niya, yung kanyang undersecretary, kung wala ako sa posisyon na sumagot, kasi hindi ikaw ang nagsasign ng department orders o yung memorandum. So sabi ni Tulpo dito, tinwist na naman niya, pinatatahimik daw siya. Pinagsasalita naman po kayo, sabi ni Inday sa kanya. True. Na-miss, hindi mo naintindihan yung sinabi ni Inday na hindi dapat sumagot yung undersecretary niya na akuin ang trabaho ng isang secretary. Kasi nando doon siya. Kumbaga, parang pinaalalahanan lang niya. Trabaho ko yan. Ako dapat yan. Parang ganon. Tapos sasabi ni Tulpo, pinatatahimik daw siya. Fake news yun doon. My God, yung pala nagsikreto na kayong meeting ni Tambalosnos para bodjakin nyo si Sara. Alam, niniwala ako na bawat ahensya ng gobyerno may magnanakaw. Walang exemption. Pero just to attack Inday Sara dahil binasbasan ka ni Lisa Smugs, at kayong Tambalosnos, ayan ang intention, ngayon pa lang nagtatrabaho kayo, you're not gonna win. Ngayon, sabi ni Sarah, pinagsasalita naman kayo. So sabi ni Tulfo, huwag daw pong sagutin. Okay? Huwag sagutin. Para sinasabi ni Tulfo, kasi sinasabi mo sa USEC mo na huwag akong sagutin. So sumagot si Senator Pia Cayetano. And si Smart, ha? Sabi ni Pia Cayetano na hindi ibig sabihin ni Sarah Duterte, ni Vice President Sarah Duterte, na huwag kayong sagutin. Na huwag sumagot si USEC, instead si Sarah. Say, pareho kami ng understanding, ha? Sabi ni Tulfo, wala po akong kapangyarihan na matigil yan. May kapangyarihan ka. Gumawa ka nga ng batas, sabi ni Inday. What's the point na nakaupo ka dyan? Pagtrabahuin mo yung mga staff mo. Gumawa ng bill dahil concerned ka mo sa mga estudyante, sa mga teacher na pinagbo-voluntary contribution. Then you dapat September pa lang gumawa ka na ng bill, magtrabaho ka na. And I will support that. Na wag na magkaroon ng voluntary contribution para fair and square. At lahat ng budget ibigay sa mga estudyante. Kung gusto mo talagang ipatigil, gumawa ka ng batas. At kung ang mga batas natin sa Pilipinas ay powerful na pag ginawa mo ang batas na itigil ang panghihingi ng contribution, ay totally sundin lahat ng mga teachers, ang ganda na sana ng Pilipinas. Jutang Jenemis, may batas sa Pilipinas na huwag kayong magnakaw. Hindi lang yung magpapasikat ka na you're concerned sa teachers and concerned sa mga estudyante. But you don't care about Michael Ma na inappoint ni Kuting bilang isang special envoy sa China. Sige nga, pag-usapan natin ang pagmamahal sa Pilipinas. Tumulad ka nga sa isang maharlika na lahat dito, binoboldyak ko. Whether dati kong kakampi, whether sino man yan, boboldyakan ko, wala akong pakialam. Kasi wala akong utang na loob sa mga taong binoboldyak ko. Whether friends ko sila dati, pag nasangkot sila sa anumala. Magsalita ka rin kung bakit inappoint ni Lisa Marcos at ni Kuting ng Norte, ni Bongbong Marcos Jr., ang isang pinangalanang smuggler dyan sa Kongreso na si Michael Ma.